ating kaligtasan, dinibag iba ang Semana Santa na kung saan ang ating pagbibilayan at sasamahan natin ang ating Panginoon sa Kristo sa kanyang huling hapunan at sa kanyang pagdurusa, sa kanyang kamatayan at siyempre sa kanyang huling pagkabuhay. Ito yung ating sinasabi na Easter Triduum na kung saan ito ang tulog ng liturgiya ng simbahan dahil sa ito natin na ginugunita ang ating kaligtasan. At upang tayo ibigyan ng mga pagninilay sa reflection o sa recollection na ito, ay gagamitin natin yung recent apostolic exhortation ni Pope Francis na ibig sabihin ng Gaudete et Exultate, na ibig sabihin ay rejoice and be glad. Rejoice and be glad. Ang mga papa ay laging sumusulat. Laging sila nagsusulat para sa ating mga faithful. At ito ay bahagi ng pagtuturo ng simbahan. Ang simbahan ay hindi lamang sumusunod sa Biblia. Ang simbahan ay ang kalipunan ng mga mananampalataya at bahagi ng ating simbahan ay ang Biblia. Hindi tayo nang ilan sa Biblia, kung hindi ang Biblia ang siya ay ang produkto ng simbahan. At ito ay tuloy-tuloy ang pagtuturo. Hindi lamang yung sa reader ng Biblia, kung hindi pati na ito, kasama ito sa patuloy na pagtuturo ng simbahan sa atin. At sa gabi ito, yung rejoice and be glad na kinuha sa Gospel of Matthew 5:12, ang opening statement ng apostolic exhortation ni Pope Francis. Basahin natin ang the opening line of GED or Gaudete et Exultate. Sabay-sabay natin basahin. Jesus tells those who are returning, rejoice and be glad. Ready? Go. Rejoice and be glad. Jesus tells those who are persecuted and my modest goal is to repropose, reform holiness in a practical way for our own time, with all its risks, challenges, and opportunities. For the Lord has chosen each one of us to be holy and blameless before Him in love. And this is quoted from Ephesians chapter 1, verse 4. Kanina ay sinabi ni Shelly, no? Kasi yun ang sinabi, Lord, nagkasama naman ako,